Hi everyone! Welcome back! It's me, Mai. So for today's video, gagawa tayo ng simpleng recipe na spaghetti! So before tayo mag-start, so prepare natin yung mga ingredients. So itong bumbay, i-open natin ang condensed at saka yung corned beef. Pasensya na guys, wala kasi kaming can opener. So itong kutsilyo na lang ginawa kong pang-open. So champion lang po yung hotdog na ihahalo natin. Simple ingredients lamang po ang mga ihahalo natin dito sa ating spaghetti. As you can see kanina, isang kilong spaghetti pasta at saka dalawang kilong spaghetti sauce. Then magpa-boil na tayo ng tubig para sa ating pasta. So after ilang minutes, kumulo na yung tubig. So ilagay na natin ang pasta. Then lagyan na natin ng small amount of oil. At pagkatapos lagyan natin ng asin. Pampalasa sa ating pasta. Konti lamang po ang ilalagay. Tapos haluin, takpan ito at luan natin ng 8 to 10 minutes. Pagkatapos ng ilang minuto, so luto na ang ating pasta. Then ready to drain na natin siya. Kaya nagpatulong ako dahil ang bigat ng kaldero. Di ko carry dalhin. So sinala na namin and then pagkatapos namin i-drain yung pasta, napainit na ako ng kawali para lutuin na yung spaghetti sauce. At ayun, nahirapan pa akong tanggalin yung corned beef sa lata kasi hindi nga siya naayos pag-open. Pagkatapos ilagay na natin yung spaghetti sauce. Nagluto ako ng spaghetti dahil nag-grave talaga ako. And then, dinamihan ko na para makakain kaming lahat dito. And then, pagkatapos ilagay yung pangalawang spaghetti sauce, so lalagyan na natin siya ng grated cheese. Ito ang ginagawa ko para masarap yung sauce, para mahalo talaga yung cheese sa sauce. Tapos, ilagay na natin yung condensed. Ito yung dadagdag sa lasa ng ating spaghetti sauce. Then, haluin na natin siya pagkatapos. And then, yung last ingredients is yung hotdog na slice natin kanina. Tapos ihalo lang natin ng maayos at pakula natin ng 1 to 2 minutes. Ready na ang ating spaghetti sauce. Then ready to mix na ang ating spaghetti pasta. Then haluin lang siya ng maigi hanggang sa manuot na yung sauce sa ating pasta. So sa mga mahilig ng sweets dyan, I recommend this kind of recipe sa ating spaghetti. Kasi iba-iba rin naman talaga yung hilig natin at saka yung panlasa natin. Para sa akin, nasasarapan ako pag may condensed yung spaghetti. Na yun na nga, nakaprepare na siya din. Lagay na natin yung cheese. And that's it. It's me, Mai. Thanks for watching.